Get your mind and body rejuvenated with Monarch Montage, Skin Science and Medical Aesthetics, located in New York and Manila, bringing health and beauty wherever you go. From a simple Botox to a fat-reducing and muscle-mass-gaining EMSCO. For more information about their quality services and locations, call or text 917-633-7710 or email at monarchmontage@gmail.com. Monarch Montage, the beauty and health continuum. And now, join us as we speak with your favorite Filipino celebrities and inspiring people. This is the podcast for global Filipinos around the globe. This is Over a Glass or Two. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Live from New York and New Jersey, the number one online show in the East Coast, your host, Jesse and J-Cass. Sa inyong lahat. My God, ang aga-aga. It's 10:30 a.m. here in the U.S., especially in New York and New Jersey. So, good morning po sa aming dearest USA. At sa Pilipinas naman po, it's 10:30 p.m. Naku naman, gabi naman. Pero okay lang, Sabado nights, di ba? Uso yes. Na, I think open na sa ano, no? Sa Pilipinas for... I think unti-unti na sila. I think there's a percentage that they're open right now. Thank you. It's time. Diyos ko, marami ng mga businesses na lulugi. So, kailangan na talaga mag-open, di ba? So, ikaw naman, J-Cass, go! Yes, it's a happy Saturday. And good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe! Guys, kumusta po kayong lahat? Naku, Sabadong Sabado, lumalamig na dito sa US. My God, kanina nga pagising ko, ang sakit ng ulo ko. Oh my God, as in parang ano ba to? Ay, bakit? Lord, ano bang ginawa nyo direct kagabi? Ba't wala, sakit ulo mo? Ano ba natulog agad? Sira. Oh. And congratulations pala sa aming direct JV. Kasi by the way guys, our direct JV na hindi nagpapakita. Hi, Lord. Pero thank cute, you, Lord. Cute po siya. Bilog po si Direk J. Oo, bilog na bilog. Oo, bumilog na siya, you know, as time pero, goes by. We would mayabang, like to say... Pwede po siya magyabang ngayon. Yes, because, you know why? Aside from, it's his birthday is coming. Yes, happy birthday, Direk. Advance happy birthday. Happy birthday. Yes, maganda yung, ano, yung gift. For us, actually, for Direk JV, is he got a job. He landed a job in Google, o, diba? Hindi po Google, but Google. Hindi Google, Google po. Yes. Kaya nga, nainis nga ako kasi, daya. Ang social, no? Gusto ko dun, eh. Kailangan pag nasa loob na siya at yung in the office siya, paminsan-minsan, we have to get a picture inside, makapasok din tayo. Actually, sabi ko nga eh, well, sa bagay, hindi naman kasi ako nag-apply din ever doon eh. Pero kaya, paano sabi ka makuha? Sabi ko, alam mo, yun na lang, at least pangarap ko na lang din magpa-picture sa loob ng ano. Everybody's dream is to work for Google. Come on, Google yan eh, no? So talagang... Iba yung environment, you know, nila doon eh, di ba? Yes. And God is really good. God is really good. Always remember that, guys. And sabi ko, lagi ko sinasabi, kahit na anong mangyari na tipong you've always believed, you always feel like you're not getting what you want. Always, alam ko sinasabi yun, sinulat ko yun eh, di ba? Na always remember that, you know, God has plans for you. Correct. You might not get it now, you will get it in the near future, but it might be better than what you prayed for. So, it's in a better form. Yes. Yeah. So, yun yung nangyari kay Direk. Kaya, naku, maraming salamat po. At imagine mo, director pa natin yan, di ba? Sarap ng buhay amongst, ni Direk. Amongst other things. At kung ano-ano pa, kasi marami tayong gagawin. Correct. In the near future and the next near year. Future. Oh my yes. God. So anyways, my God, sobrang tayong excited sa J-Cass, no? Alam mo, ang galing, ang ano talaga. Ang ganda ng aura niya, no? Ang ganda ng aura From niya. From the get-go. Sabi ko, alam mo, parang kamukha niya sa Elizabeth Taylor.
Talagang pangalan Elizabeth Oropesa, meron Elizabeth nga, Taylor. Meron siyang ano na. May resemblance. Classic beauty. Ang ganda. Oo. Sobra ang ganda. That's why, thank you Ate Pilar Mateo. Thank you, yes, so much always. For coordinating. Thank you, Ate Pilar. My God, I cannot believe ang iconic na Miss Elizabeth Oropesa na napapanood lang natin. Diba? Dati mga mami, well, hindi pa kasi tayo ano noon, pinapanak during that time na yung mga ano yun, yung mga early works niya. Niya talagang yung peak. Pero ano pa rin ha, sikat pa rin siya kahit na as we grow older. Grabe. Yes. Hindi nagbabago. Grabe. So anyways, sige na po. I-introduce ko na ating special guest. Pero wait, before namin i-introduce, we would like to say hi sa mga unang-unang nag-comment. So hi, Kay Morales. Of course, Kay. Laging nandito. Good Nauna morning. Pa sa akin yan. I know. Love you, Kay. Yes, Lily Lomberio. Hello. Ate Tomas here. Hi. Uy, Ate JJ. Hi, Ate JJ. Nako, you're our favorite. Nako, favorite ka namin from Florida naman yan. Jenny's watching. Ang Jenny aga. Hello. Sino tong naka parang Japanese? Ano ba to? It's Japanese? Either si Marl yan o si ano? Si Marl o si... Oh, si Marl ata to. Oo, tama si Marl. Hi, Jill! Uy, Jill is watching. Hi, Jill! Miss you. We miss you. My God. Kumusta po kayong lahat? Nako, abangan nyo ngayon to dahil I'm sure maraming... Ay, nasa bus daw siya. Oo. Go on our way sa ano... Sa New York, yeah. Lakasan mo para makinig yung mga kasama mo dyan kahit hindi kami maintindihan. Oo nga. Diba? So, mga Amerikano at ibang lahat. Lang. And Lily Lumberio, love you, Jesse and Jacas. We love you too. Hi, Lily. Hello. Oo, going to East Hamptons. Ay, ang sarap. Wow, ang social, ha? Sama kami. I know. Marie Antoinette Santos. Hello, hello. Oh, kala ko Marie Antoinette Tos. Marie Antoinette Santos. Tos, hello. Yes. Ate Pilar Mateo, of course. Ano ka ba? Kanina pa, nag-thank you na nga kami. Yes, hello. Oo. So anyways, crazy commute daw, sabi ni Jenny. O, magkikita tayo, Jenny, next Saturday, right? So anyways, introduce ko na po ang ating special guest for today dito po sa US at tonight naman po sa Pilipinas. Okay. Our special guest for today is a multi-awarded Filipina actress, doctor, painter, and photographer. My God, lahat na. She was crowned as Miss Luzon of the Miss Republic of the Philippines in 1972 and was one of the Miss White Castle models in the mid-70s. She received Best Supporting Actress trophies for Milagros in 1997 and Sa Pusod ng Dagat in 1998, both directed by Marilu Diaz Abaya. And a Best Actress Grand Slam, Jcas. 5 Best Actress trophies for Bulaklak ng Maynila in 1999, directed by Joel Lamangan. My God, mga batikang direktor. Yes, she has done a lot of movies and TV shows and up to now is a name to behold when it comes to acting. Aside from the showbiz assignments and commitments, she is currently also working as a healer. Doctor po siya. May lahat na, no? Para pa hindi niya ginagawa, malalaman natin yan in a few minutes. Guys, let's get to know the legendary, the iconic, the talented, beautiful Miss Elizabeth Oropesa! Magandang umaga. Good morning and good evening to everyone. Sobra yes. naman yung mga sinasabi ninyo. You know, you flatter me too much. I was blushing and I'm alone. It's just me, okay? And I wasn't one of the White Castle girls. I wasn't. No. But it's okay. Yun yung nandun sa ano, diba? Kasi yun yung mga nangangabayo. Baka akala na yung sa pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Kasi... Kasi may scene din na nasa kabayo. Okay. Yeah, kasi yun yung nakalagay sa ano, sa mga articles. Kailangan baguhin yun. Kailangan baguhin. Okay lang yun kasi sexy naman nila. I don't really know. And then I became the Miss Philippines. I was just disqualified because I was too young. So they took away the crown. And my mother did not. Then my mother returned all the gift certificates, all the premios, the 5,000 pesos, trip to Cebu. Binalik lahat. Teka, saglit. Ako, masarap na kwentuhan yan. Marami kaming tatanong. Okay. Pero before natin... May ganyan na pala mga eksena dati. Oo. Before natin, ano yan ha? Before natin pag-usapan yan. Ako, babalikan natin yan. Ako, masarap na kwentuhan to. Meron kami kaeklatan dito. Ako, Miss Elizabeth. Kailangan ka namin i-welcome. Oo. Meron kami... Ay, thank you. Oo. Kailangan ka namin i-welcome. Ayan. Miss O.
Oo, Miss O. Laoro Pesa, what are you drinking po ngayon? Beer. Ayan. Ang cool, di ba? My God. Kaya, ayan, sabi ko, beer. Kahit umaga dito sa Brooklyn, nalabanan kita ng vodka pineapple ko. Ayan. Oh, di ba? Talaga namang vodka pineapple. Ako naman kape kasi ang aga-aga. My God. Oh, sige po. Okay. Sa sambayan ng Pilipinas mo at sa aming dearest USA, guys, let's all welcome the iconic, my God, legendary actress, Miss Elizabeth Oropeza. Welcome to Over a glass or two. Cheers, guys. Cheers. My God. Ayan, sabi nila, pag hindi daw uminom at hindi, if you don't look eye to eye, bad sex. Ay, ganun ba yun? sabi nila. For seven, after sabi ko cheers. Nga, wala nga ako noon eh, kaya wag nyo na tanggalin. Oo, diba? Okay. Miss so Elizabeth, anyways, meron po tayong class picture pa. Ito po, class isa picture pa. Tayo. Oh, sige, sige, okay. Isang picture dyan. Okay, go. Okay, 1, 2, 3. Ayan. Thank you. Teka, kwentuhan na tayo saglit. Oo. We're going to talk about sex? Is that the one we're going to talk about? We can talk about sex also. Kung gusto niyo po. Mamaya yan. Ako, hindi pwedeng hindi mawawala yung sex. Wala pong limit dito. No holds bar po yung ano namin dito. Yung the show is no holds bar. Kahit ano, go. Oh, tsaka baklaan. Sabi ni baklarin yan. Ah, baklarin. Oh, Bicolana ka pala, no, Miss Elizabeth? Teka, Miss Elizabeth. Teka, kwento nga. Ulit na putol yung kanina. So wait, so you became I became the Miss Philippines. I won. But I was only 15 years old and they found out kasi my mother cheated nung siya naman ang pumipirma ng lahat, nagsusulat ng lahat. Linagay niya mag-18 na ako. And I was only actually 15. I was just tall and you know, how tall are you? I was big. How tall are you? I'm 5'8". Oh my God, grabe tall, beautiful, and smart. Oh my, ano pa ba? So, nung time na yun, kailan, after how many days or months nalaman? How did they find out? Somebody, one of the winners, one of the five, it's okay, you know, I don't really mind. It was my mom who wanted me to join the contest. It wasn't my idea. So, I don't really mind returning it. Na masaya naman na siya, I won anyway. Ang importante, I won, di ba? May sabi dun sa ano na hindi siguro na siya. May pinakita. Siguro nag-research na laman sa school or something. Mga haters yun. Tama, nung time na yun, may uso na yun. Imagine mo kung may social media pa nun. Mas matindi. Oh, po, ang pinaglalabanan lang naman namin, ito po, sili ko. Ito po ba yung picture na yun? Asan po kayo dyan, Miss Elizabeth? It's me. I'm sorry, you can't see me. The one next to Miss Manila. Oh, let me see. Ang direct, inalis mo ka agad. Yung pangalawa. Ah, yung matangkal. Pinakamatangkal. Wow. Oh my God. Ang ganda. Grabe. Yung mata po ninyo, yan po talaga ang pinaka-asset ninyo. Ayan, no? Oh my gosh. Very ang beautiful ganda, eyes. Grabe. Kaya naman pala. So at least, ano, you accepted it na, sige na lang, okay na lang. Eh, ganun talaga eh. So ay, at the age of 15. I had no problem at all. It was all right. No problem. Oh. The Miss Philippines, the second runner-up that became the Miss Philippines, is a good friend of mine. So, walang problema. Pero after po noon, wala na po kayong balak or yung mom nyo ayaw na po kayo isali sa mga iba pang mga competition? Gusto naman niya noon maging artista ako. Ay! Ever since. Pero gusto mo ba? Gusto mo ba noon? Hindi. I'm just an obedient daughter. I love my mother very much. So, lahat ng gusto niya, sinusunod ko. Kaya nung mag 40 years old ako, I went back to school. I told her after, I gave her all my trophies. I have almost 20 trophies, no? Sabi ko, ayan, ma, binigay ko na sa iyo lahat. Balik na lang ako sa school. Yun namang gusto ko, ang gagawin ko. Eh, she allowed me naman. Oh. Kaya I took up, you know, I went back to US, went to Virginia to study again. When I finished, I stayed there for 3 years lang naman, on and off. Tapos umuwi ako rito. Dito naman ako nag-aral uli. I took what up alternative medicine, clinical hypnotherapy, Atlantis University in Virginia Beach. I was there. Wow. Self-supporting. Aba naman. Grabe. Saan ka? Alam mo, kaya nga talagang iconic, legendary. Kasi
beautiful, tall, a good actress, an obedient daughter. I mean, and smart. San, hindi naman, kompleto na. Hindi nyo lang alam yung mga flaws ko, ang dami-dami. Of course, lahat naman tayo may flaws, pero not everyone, you know, actually has those qualifications, ha. Hindi lahat, ha. Kung minsan kung hindi, kung maganda, bobit. I mean, mga ganun. Ay, diba? Ano yun? Ay, Jessie? Ba't parang nahiya ka sabihin? Oo, parang may maganda pero medyo bobita naman. Ay, or, oh my God, look at you. Diba? Tingnan mo itong mga wow. Iconic talaga, no? Oh my God. Kakaiba talaga. Teka nga, bago natin pag-usapan yan kasi I wanna know the difference between nung ngayon and before. Ngayon at saka yung dating mga celebrities, no? Pero before that, and we wanna tackle double about your education as well. Pero gusto ko malaman, Ms. Lopeza, saan ka paano ka, di ba, 15 ka? Tapos biglang, because nanalo ka ng as a beauty queen, bigla kang naging artista. Paano ka na-discover? Hindi, nanonood ako ng TV. Movie. I was with a girlfriend na niyaya niya ako manood. I forgot the title of the movie. Yung pagbayad namin ng ticket dun sa ticket booth, ano pala yon, one way, may one way mirror. Nandun pala sa likod si Saldi Shornack and the producer, and they saw me. Pinasundan kami sa taas. Akala ko, yung holdapper o yung mga basto sa loob ng sinehan, uso yan nung araw eh. Tumayo ako, tapos nagalit ako talaga. Sabi ko, huwag kayong lalapit, sisigaw ako. Yung pala, hindi po, pinapunta po ako rito ng producer ng pelikula. Gusto ko sana namin kunin. Ay, hindi, ayaw ko. Yung girlfriend ko ang sumama kasi gusto siya mag-artista. Binigay yung address ko. When I got home, they were there talking to my mom. Binigay yung address ko nung friend ko. Oh my God. And my mom, she said, of course, kasama si Saldi Shornack eh. I don't know if you remember him. Oo, Saldi Shornack. Ako, familiar name sa akin. Actor po si Saldi, no? Famous actor before. Yeah, ayun. Wala na rin siya. Kasama siya sa Lowest Gang ni Kuya Rani po, Fernando po Jr. Okay. So, pagdating doon, did you say yes right away or... Or, I had to say yes. Wants obedient daughter nga eh. Obedient daughter. Yes. My God. So, simula, ano pong movie yun? Walang audition? Like right away, sinaba ka na? Oh, sinaba ka ko. Ganun lang kabilis yun. Ang dali-dali. 18. I was already 18 at that time. Mag-18. 70 to 18. Mag-18 years old ako. I had to make sure, meron akong isang flaw na talagang gusto ko pag kami pinasok ako, kailangan magaling na magaling ako para makaalis ako kaagad. Of course, my mistake kasi I won my first best actress. First year ko pa lang sa movies. Which lumapit is the... Umaga for FAMAS. Best actress ako kaagad. I made sure I'd win. Para I can tell my mom, nanalo na ako. Ginalingan mo? Wow. Ginalingan ko. Kinarir ko. Si Ismael Bernal lang director ko. Sabi niya, kaya mo. Sige, gawin mo. Kung kaya mo, maaring manalo ka. Marunong ka naman eh. Nakikinig ka. Ang importante kasi doon, makikinig ka kung anong tinuturo sa'yo ng director. Huwag ka masyado masasarili. And I won. I was very surprised. Unfortunately, or fortunately, I don't know which, ang dami ko ng offers. Of course, I just won. Akala ko I could get out if I win. Ganun lang. Ay, hindi ganun. Hindi sa work that way. Oh my God. Ilang taon ka nun, Miss Elizabeth? As in, nung time, 18, 19, nanalo ka na? Yeah. Ng award? Yes. Wow. FAMAS agad. Ang galing. Yes. So after nun, tinuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy na yun. Nakatira na lang ako sa van kasi noon uso ang, you know what we call lagare. I make about 3 to 4 movies a month. So I was just staying, sleeping inside my van. Bihira na ako makauwi. And it was difficult. Oh my God. So I'm sure nung time na yun,
Alam mo, ito ah, kasi may mga nakakausap din rin akong, may, you know, I have celebrity friends and mga road managers and mga producers, ganun. Sinasabi nila na, you think being a celebrity is all about glitz and glam, but it's not. You know, like, yung mga sacrifices na ginagawa nyo, you know, like, especially yung mga may ikling sleep lang, tapos yung studies, and you can't mingle with friends that much. So, kumusta naman nung time na yun? Like, how did you handle all those, how did you manage your busy schedule? Yung school, definitely, wala na yun, definitely. I was also the first actress that had a manager. My manager was, she's still alive, she's still around, Ethel Ramos. I don't know if you're familiar with her. Oh, I'm familiar with the name, yes. Oh. Siya, ako yung unang artista na may, ano, manager. Pagkatapos ko, sunod-sunod na sila, nagkaroon na sila ng managers. And she was the one who was fixing all my schedules and I just followed. Kulang lang sa tulog, of course. Pero okay lang. So, pero nandun naman po si mother always guiding you at nasasabi niya naman po. She would always go with me. Ganun ang buhay ko noon. Ang hirap noon. Paano yung mga ano naman, friends, do you still go out during that time? Alam mo nung panahon namin, parang sobrang tagal na, no? Hindi pa naman masyadong matagal. Yung time namin kasi, hindi uso yung pakalat-kalat ka. You have to be a good example to your fans. Hindi pwedeng makikita kang lasing o palaboy-laboy na naka-short shorts na nakikita ng lahat ng tao. You have to be, hindi naman ano no, naka-gown or anything. But you have to be properly attired when you go out so that when the fans see you, i-emulate nila, hindi sila yung basta kailangan good example kami palagi. Mm-hmm. Hindi kami, kunyari may away. Oo. Meron kami kaaway. Mag-aaway-aaway kami. Kami-kami lang. Hindi yun sa labas. Kahit magkaaway kami, yung kaaway ng kaaway namin, kaaway na rin namin, magkakampi na kami. We protect each other. And we respect each other. Lalo na yung elderly, yung mga senior. And we were taught to say good morning, good night, o paalam na po, magandang umaga po, salamat po, maski sa mga utilities. Ah, talaga. So kayo yung mga pinakita ni Direk, Direk pakita mo nga ulit yung napakagandang ano, yung complete group. So mga friends kayo, say, from Miss Lorna Tolentino to... Barkado kami. Kami-kami rin na magkakasama. Pagka libre yung isa, most likely libre din yung tatlo or yung apat. And we will get together, we will go out dun sa mga bahay lang namin. Yan si Lorna, madalas namin tambayan yung bahay ni LT kasi malaki yung bahay niya tsaka may pool. Nandun kaming grupo, but we hardly really go out. You know, go partying, like that. No, wala kaming ganyan. Bihira mangyari yun. Ay, at saka nakita ko rin si LT, si Alma Moreno. Pero doon pa sa grupo ninyo, sa magagandang grupo ninyo, ayan, sino po parating yung kaaway dyan? Charot. Saka, ano? Sutil. You mean sutil. Ang pinakasutil sa amin, si Ness. Si Ness. Si Ness. Kunyari kami lahat nakaputi, gusto niya siya nakapula. Yung gano'n. O kaya yung tatanggihan namin yung pelikula, tatanggapin niya. Ganyan. Wow. Talagang sutil. Diba-dibahan na friend din nyo? Oh my God. Diba-dibahan na friend, kumbaga. Pero, hindi namin siya pinabayaan. Wala pa rin. Of course, nagkaroon lang ng insidente na yung naging asawa nung isa, naging asawa rin nung isa. Pwede magsabay-sabay. Yun lang. Yun lang naman. Big deal. Big deal yun. Hanggang ngayon, big deal yun. Depende how you look at it, no? Pero alam mo, nung time ninyo po, no? Hindi masyadong madaming ang mga choices or hindi masyadong marami ang artista noon. Talagang prime kong prime. The best of the best talaga ang mga celebrities noon. Piling-piling umiikot-ikot lang yun sa pelikula. It's either si Miss Alma Moreno, Elizabeth Oropesa, si LT. Paikot-ikot lang kayo eh, no? So, nung time din, and you mentioned earlier na respecting elders, right? So, yes. Ano yung difference nung sa napapansin niyo yung mga celebrities ngayon at sa celebrities noon? Well, it probably has something to do with
technology also, you know, they're always busy with their phones, so they don't even look at you when they arrive at the set. Kunyari, nauna ako, kung minsan hindi ka na mapapansin, ganyan na lang ng ganyan. And then, pagka nag-script reading yan, ayoko yan. Sinasabi ko yan sa director sa umpisa pa lang. Pag may script reading o rehearsals, ayoko merong may hawak na cellphone. Phones down. At saka, diba? Kasi kami, we were taught to read the whole script, hindi yung part lang namin. Ah, yes. Ngayon, okay. Hindi, karamihan kasi yung training ngayon, magaling ka nga umarte, tamad ka naman mag-aral ng script. Alam mo, hindi maayos yon. Kahit magaling kang umarte, kung hindi mo inaral yung buong script at yung role ng iba, panis ka pa rin. Ang swerte lang ng mga artista ngayon kasi ang daming award-giving bodies. I mean, you know, anybody or everybody, practically everybody, won. Have been winning. Nung araw, wala namang international, wala namang Cannes. Hindi naman tayo nakakasali sa mga ganyan, sa Italy. Yes. Only now. Mm-hmm. Oh, incidentally, kapapanalo ko lang dyan sa New York, ha? Best actress. Yes. Italian international, international Film Festival of Manhattan. Yes, I'm yeah. Yes. Oh, congratulations. Thank you. What's the title of the movie? Bawal ang lumabas. ECQ Diary. Aba, panonood. Because actually, we know the producer of IFFM, si Mr. Luis Pedron. Uh-oh. Yes, nako. So ang grabe dami mo ng napanalunan. And tsaka alam mo, totoo po yun. Yung sinabi mo na yung difference, kasi I think mas yung mga, entitled ba? Ayan, ECQ. Panoorin na natin to. Saan natin po namin po mapapanood? Pwede ba mapanood to? Tanong nyo si Larpy. Mas alam ni Pilar kung paano mapanood. Ako nga, hindi sige, ko mapanood. Sige, tatanungin ko rin kay Luis. Pakilagay sa live comment kung paano. Kung saan, paano namin mapapanood. My God. So, and the way sabihin ko, I think it's because mas entitled ang mga batang ngayon. Parang, yun yung mga napapansin ko din. Parang yung difference nung kapanahunan namin and ngayon. Ang laki kasi, I have a 10-year-old son. Parang yung span of attention nila, ang maikli, mabilis. Shorter. Kasi bilis lang ng sure. TikTok, 1 minute lang. Oo, ganun lang. Kaya dapat talaga pagalingan. Pero ang napapansin ko po, yung longevity as well. Kasi dati, kayo po, di ba nung time nyo? Talagang decades. Haba ng lifespan ng career. After 3 years, unti-unti nalilimot mo na, hindi sa dami kasi nila, ang dami-dami. Grabe. Pero nung time po na yun, nasasabihan ba kayo, nakahawig nyo si Elizabeth Taylor? Sobra naman, naku, hindi totoo yan. Meron kayong sasabihin sa mata, yung shape ng eyes. Ay, oo, naku. You have beautiful eyes. Hanapin ko yung mga filters, maglalagay ako. Yun na nga. Isa pa yan, ha? Speaking of filter, noong time nyo po, walang talagang natural. It's a natural beauty. Walang filter nung time na wala nga. Kahit Photoshop? Wala nga sunblock filter pa. natural Filipina beauty talaga. So kahit Photoshop wala nung time na yun? Photoshop wala? Wala. You know, when kaming sila, si Esmeng, si Ami Austria, ako, si Beth Bautista, sila. Kaming pito, nagbi-beach kami. Ang ginagawa namin, Mercury Chrome, Coca-Cola, at baby oil, we shake it, and then yun ang pinapahid namin para maganda yung color. Imagine that. You know, I don't understand it kasi nung wala pang sunblock, wala sunblock eh. Pag gusto mo pa nga umitim, awa ng Diyos, alam mo, maayos naman yung skin ko. Hindi naman nasira. Hindi na damage ng sun. Parang yung mga movies nyo parati kayo lahat nasa dagat eh. Mga basa. Mga basa. Lagi nagdadapa sa tubig, naglalaban, naliligo. Nag-aaway kayo, ramorolyo kayo. Ganun yung alala ko. Lagi kayong may wet look eh, no? Yung tipong kita, yung walang kita talaga, but at least parang baka China. Oo. Yung basa, makikita mo kami nag-uso ng wet look and braless. Pero usually, babae lang. Puro babae. Wala yung babae at lalaki na magkapatong, ganyan. Oo. Hindi, iba nun. Iba yung
iba yung style namin ni Gloria Diaz kesa dun sa mga prior and then after. Iba. Kami ni Gloria Diaz nag-umpisa ng wet look. Oo, yes. Naalala ko yun. Yung bottom, actually, after a while, napanood namin yun. Yung, ano, pinakamagandang hayop pinakamagandang, sa balat ng lupa. Actually, you guys are the most beautiful. And grabe yung title, oo, ha? Oo, talagang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. My God, grabe. So, after nun, wait ah, during nung time na yun, sa lahat po ng mga pelikulang ginawa nyo, ano yung pinaka-favorite mo? It would be unfair to the directors and you know, ang dami kasi. Ang daming maganda kasi. O yung role na lang, yung role na lang that you portrayed. Noon lang sa tubig is one of the greatest as far as I'm concerned. No, kasi, well, patay na si Isma, no? Pero ano yun eh, he's so ahead of his time. I mean, hindi yung kumita. Pero nung ipinalabas afterwards, lahat ng eskwelahan, pinupuri yun. Kasi classic siya talaga. Hindi mo maunawaan kasi malalim masyado. Pero ngayon, hindi na malalim yun. Normal na yun. Yes. Isa yun sa pinaka-favorite ko. And of course, the ones, the movies that I made with Kuya Rani, Fernando Po Jr., I made 3, I think, or 4 with him. And yung nag-super grand slam. Kasi yung super grand slam, kaya naging super, ako lang ang nakakuha ng hindi 5, kundi 7 best actresses dyan sa trophy dun sa movie na yon. Aside from the other best actress trophies that I have won, you know, prior to Bulaklak ng Maynila. Yan! Yung mga ganyan. Grabe, no? I can't believe we're talking to a talagang iconic best actress, multi-awarded lahat na. Sa dami po ng mga awards na nakukuha ninyo, do you still get excited ba na when you win? Andito si you know, I'm always excited. That's probably the reason why I do well at sinuswerte sa ganyan. Kasi tuwing makakatanggap ako ng role, hindi ko naman kasi tatanggapin kung hindi ko gusto, ano. Yes. Masaya pa rin ako at pinag-iigi ko talaga. Excited ako lalo na ngayong may mga lock-in na. Kasi... Uh-huh. Actually, ginagawa na namin yun noon eh. Pagka nasa ibang lugar, kaya lang, hindi kasing istrikto at saka walang swabbing before. Oo, walang swabbing. Yes. So, naglalaki na rin pala kayo noon. Ah, yeah. Yes. Para hindi makatakas ang artista. Kasi, ang artista noon, sa dami ng ginagawa, tatakas kasi naglalagari. Okay, so talagang dapat doon lang kayo sa hanggang sa matapos. Oo, para matapos, yan, ilalakin kayo. Oy, pati ko kape iniinom mo, ako beer. Oo nga eh, kasi cheers. Kasi nga umagang-umaga. Oh, by the way, Moy Ortiz from the company is here. Oh my God, andito na si Rochelle Barameda. Hi, Rochelle Barameda. My God, Moy and Ortiz, Glad Santos. Oh my God, ang daming nanonood. Hello, Magayon. Ah, kasi ano nga pala, mga... Magayon. Mabalos. Bicol, mga Bicolano in the house nanonood. Ay, hello, Tabi, sa Gabo, sa Bicolanos. Mabuhay tayong lahat actually, lahat ng Pilipino, lalo na yung mga nasa abroad. Naku, salamat. Pero Miss Elizabeth, so syempre sa dami mong mga pelikulang ginawa, no, imposible namang hindi ka na in love. 'Di ba? Unang-una mabalita namin si Mr. Well, everybody knows that. It's a public information about kay Mr. Dante Rivero. He was your first love, right? And Kwento, pero what happened? Alam ko, you guys broke up. So, kwento nga, sa love life naman po tayo ngayon na parte. Ang aming favorite. So, kumusta? How was your love life during that time? Natahimik bigla. Wow! Lagok muna. Yes, kasi syempre, Elizabeth Oropesa yan eh. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa. I'm sure a lot of guys were drooling and begging to go out on a date with you. Yung grupo pa lang ninyo eh. Ang dami nakaabang sa group ninyo. Yung pito kayo. Sobra. Siguro pag magkakasama kayo, no, yung mga lalaki talagang parang mga wolves. Dante Rivero is very handsome. Alam mo, sa totoo lang, yes. Hanggang ngayon wala akong makitang kasing gwapo niya nung kabataan niya. Sa totoo lang. Really? And of course, I was head over heels kasi heartthrob siya noon eh. Although he was much older than I am, I felt cared for ba? Kasi may edad sa'yo ng
more than 5 years, yung mga ganyan. Eh, unfortunately, I didn't know, meron na pala siyang nauna sa akin. Hindi ko alam. Nung nagsushooting kami, ginulo ako. Napahiya ako talaga. As much as I love the guy, I had to let him go. Kasi kawawa naman yung isang babaeng nauna sa akin. Ganun lang yun. Hindi ko sinugod ka? Sa sinugod ako sa set. Artista rin po ba yung other woman? Oh my God. Woman? Hindi. Okay. Hindi siya artista. Eh, maganda kaya lang. Sa, mas maganda sa'yo? Siya hindi. I love that! Yes! Of course, akala ko, diba? Akala ko sasabihin niyo pa rin po, ay, pareho kami maganda. No. Sorry, sorry. Nakat kita. Okay, go ahead, go ahead. Na-curious lang kami kung mas maganda sa'yo. Excuse me. Walang gaganda kami sa Elizabeth Oropesa. Okay, go. And then, okay. Hindi, ano, siguro, ano, may, siyempre, hindi naman magugustuhan yun ni Dante, ni Louie, kung hindi maganda. May itsura naman, kaya lang magkaiba yung itsura namin. I was much younger siguro, kaya, mm-hmm. kaya ganun. Huwag na natin anuhin, kawawa naman. Oo, anyways, it was so difficult to give him up. You know, kasi halos lahat ng nakalinya naming pelikula, magkasama kami. It came to that point na para siguradong makuha si Dante at makuha ako, kaming dalawa na. In fact, yung napanalunan kong Lumapit Lumayo ang Umaga, kaming dalawa yung actors doon. Ang sakit-sakit. Ilang years po kayo nag-date? Ilang years kayo nag-date? We were together for, I think, 4 years. Ganyan. 4 years lang, but it was really matagal together. Parang kasi, matagal din yun. At saka hindi, love mo eh. At saka, well, nung kaming dalawa, wala naman siyang pinakitang pangit sa akin ever. As in, wala. Except for yung pagsisinungaling at pangangaliwa. Mm-mm. Ay, masakit yun. masakit yun. Kaya minsan mahirap pero ang sobrang gwapo. I have to forgive him because ang kinakaliwa niya, yung isa, hindi naman ako. You see? True. But eventually, yung nakakatakot po sa players eh. Because sometimes, like eventually, he can do it to you also. Pag may nakita siyang mas younger, mas bata, and well, not unless like he really changed. Diba? Kung tipong nagka-stroke na siya, yung mga ganun. Pero usually, diba usually mga players, sila yung, Diyos ko, ang tag. Pero nung time po na yun, so, 4 years, no? So, after nun, of course, I'm sure, you move on. So, you got married again, right? Yes, I got married finally. Si Meng Fei na yung napangasawa ko. Siya yung naging boyfriend ko muna. Tapos nagkaroon ng gulo dito. Prior to that, before I became an actress, I was married already. Because my first boyfriend was when I was, after the Miss Philippines thing, nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos nahuli kami sa probinsya, nanahalikan ako, pinakasal kami. Ganun kasi sa probinsya, hindi pwede. Oh, talaga. Grabe. Buntis ka na kahit hinawakan ka lang. Oh, ganun. Ganun ang nangyari. I was a virgin bride. You know? Hindi na siguro uso ngayon. And wala naman akong nothing against that. Pero ganun kami noon. So, may baby na ako nung mag-artista ako. Nagkaroon pa kami ng court case because of that. And then nagkasundo kami. I never denied it. I told everyone I meron na po akong anak. Pero yung fans pa rin eh. Hindi na wala. Awa ng Diyos. Yung talent talaga yung talent talaga ang umiral nung time na yon. Wow. So nung time po na yun, so yung isang ibang lahi na naging boyfriend niyo po. Si Meng Fei yung naging boyfriend ko after Dante. Si Meng Fei yung naging asawa ko talaga. Kasi naging boyfriend ko siya pagkatapos nagkaroon na ng gulo sa Pilipinas. But prior to the gulo, nung bata pa ako, that was the height of my career, I think. May naliligaw sa akin government official na na parang pina-blacklist siya sa Pilipinas. Hindi na siya nakabalik dito.
ako, nasa Taiwan ako. We were together. In fact, we eloped. Si Meng Fei and I. We eloped. I was there in Taiwan. Wow. I was pulled out of that country. Kinuha ko literal. Pero okay lang yun. Tapos na eh. I mean, eventually, nung after the martial law, nung bumalik ako rito, hindi pa pala ako nakakabalik dito. He was the one who saved me. I was able to live in Taiwan and in Hong Kong, China, after we got married. We were married for 10 years. Oh my God, kaya, ang tagal din, ha? Oh, ang tagal yan, talaga. Ang tagal. Pero wait, before natin, we talk about Meng Fei, no? So, asan si Meng Fei, no? Hinanap niya sa TV. Nung makabalik siya dito sa Pilipinas, sinanap niya ako. Pinagtanungan niya lahat, yung mga producers na luma, na kilala niya. Pinahanap niya ako talaga. Pero nung makita ko siya. Oh, go ahead. Sorry, go ahead. Nung nakita niya pa? Pumayag na ako. I just wanted to leave the country at that time. Wow. Sabi ko, sige, I'll marry you but you take care of my family because I will leave my family behind. I wasn't sure when I was gonna be coming back. Tsaka siyempre, pag may asawa ka, susundin mo kung ano yung, kung saan ang gusto ng mister mo. So he promised naman, he need to care of my family here. So we got along well. Ang problema lang naman doon, yung pride kasi ng mga men like him. Masyado talagang, yung ego masyadong medyo malaki. Nung nagkataong nakabalik ako rito, syempre, ang offers ko, left and right, meron ako kaagad. And I was, siguro, yes, na masyado ko na-excite, pumirma ako without telling him. I told him, pagbalik na lang, nagalit okay siya. But even before that, hindi ko na gusto yung, kasi meron siyang second wife, meron siyang third. Wow. Of course, lahat yung kilala ko. Ako na nabibigyan ng allowance. Bakit my first Muslim? Is that a Muslim, right? No. The Chinese men, they are allowed. Oo nga, allowed sila pala, yeah. As if they can afford it. And he can surely afford it. Pero ikaw number one. Ako number one. Ako nagbibigay ng allowance. Ikaw nagbibigay ng allowance sa family na iba. Wow. Ako. Oh my God. Kilala ko sila. Okay. And I appreciated the fact that he doesn't cheat. He told me before he went through with it. Sabi niya, I have to let you know. I hope you understand. This is the situation. Of course, in broken English. No? Pero naintindihan ko. Nung una, syempre, ngal-ngal ako. Hindi ko ina-expect yun. Eventually, I realized, better than kinakaliwa. At least I know exactly where he would be. I know when he would be coming home. Alam ko kung anong oras ko dapat maghanda. Tapos ang dami kong free time at may pera rin naman ako. Hindi naman niya kami pinababayaan. So acceptable sa akin yung setup na yon. Ayaw ko lang yung meron ng third hanggang meron ng fourth. Hanggang second and third lang. Oh my God. The true meaning of sharing. The second, the third. Oh my God. Grabe, wala ha? Lang fourth and fifth. So, paano po nag-end? Paano nag-end? Yun na nga. Pumirma ako ng kontrata. Tumanggap ako ng trabaho. Nung pagbalik ko doon, nagalit siya. Tapos umalis uli ako, I started working. Sabi ko, I'll be coming home every 3 weeks. Yung una kong uwi, hindi ko mabuksan yung hindi, nabuksan ko pala yung gate. Nabuksan ko yung gate, nagtataka ako, wala yung nani, wala yung cook namin, tapos bukas yung aircon. Pero, at hindi ako sinalubong sa airport. I was wondering why. Make a long story short, pagbukas ko nung pinto, nung kwarto namin, he was there, may kasamang babae. They were asleep. Hindi ko kilala yung bago yun. Oh bago my yun. God. I closed the door slowly and then knock. Pagkatok ko, binuksan niya. Sabi niya, you're here. Sabi ko, of course you know I'm arriving. Sabi ko, I'm going to send the kids to the neighbors. We'll be back. The neighbor's house, we'll be back. Siguro after an hour or two, send her home. Yun.
Ganun na kakaswal. Huh? Hindi ka nagwala. Wait, nagulat ako na. Para ako, tama ba yung naririnig ko? Oo, hindi ako nag... Walang retaliation? I don't do that eh. Because I can kill. Huh? When I'm really angry, I will kill you. Mm-hmm. Eh, why will I do that? I have kids. Tsaka, di pag-usapan, I ask him point blank afterwards. Sabi ko, do you want a divorce? He was quiet at first and then he said, it's up to you. When a man says that, if that's the answer of your man, that means he wants to cross the bridge already. True. So okay, that's ano so yun. Yeah. So sabi ko, okay, fine. Yun lang. Hindi ako nag... Hindi ko nagwala. Wala, waste of energy yan eh. Magwala ka, magkipaglabang. It's not worth it. Hindi ako, siguro iba lang talaga yung personality ko. Oo, ang galing. Galing kasi not everyone can contain themselves, right? Just... My God, I was so broken. If you only know how I felt that time. Of course, it was really, really hard. Painful. Umalis ako kasi pinapamili ako, pera o anak. Dala ko ang mga anak ko. Dala ko. Wala ko lang. Wala kang pera? Wala kang pera. Wala. Bakit? Kasi, ang liliit pa nun eh. You have to choose. Iwan mo yung mga anak mo, bigyan ka niya ng milyones. Ba't ko naman iiwan yung mga anak ko? Oo, yeah. Hindi ba wala kong pera? I can work. I can start working. Grabe. Oh my God. So, sinabi niya talaga yun. Sinabi niya talaga yun. Pinapili ka talaga niya. Hey, you know what? Leave the kids. And you leave the kids. I'll give you money. How much do you need? How much do you want? You can get as much. I have so many jewelries. Name it. I have it. Ang yaman ni Meng Fei. Eh, pinili ko yung mga anak ko. Wala nga ako pang excess baggage. What? Grabe. Yeah. Yeah. Tumutuloy yung luha ko doon sa escalator. Oh. Hawak yung maliit kong anak. Yung bunso ko, nakakapit sa palda ko. Umiiyak ako ng ganyan. Kasi yung yaya kong Pilipina, kasama ko, may bit-bit na magkakaya. Nakakatawa. Pang MMK ang life mo. Paano pa yung pelikula eh? Wala, hindi po ba pag ginagawa yung life ninyo, Miss Oro? No. Wala no. Pa, parang, pa dapat may book eh, no, about Miss Elizabeth Oropesa. Umpisa pa lang to eh. Wala pa tayo sa gitna ata. So wait, nung time na yun, so yun na, bumalik ka na, no? So how many kids do you have during that time? So dalawa. I have two. They were with me. So pagdating niyo po dito, so you started not dito, feeling ko dito sa nasa US. So when you back to the Philippines, so of course may bago ka na namang movie and everything, bagong stints and all. Ang swerte niyo ha, biglang right away may project, yes. Kasi yung iba yes. Wala. So ano po yung mga so lucky, palaging tuwing babalik ako, palaging meron. Uh-oh. Ang galing. Kasi naman, sino ba namang hindi mag-hire sa inyo, di ba? So pagdating nung time na yon, so, you had another boyfriend or you just stopped loving? That's it, ayoko na. I'd call it affairs. You know, a few affairs, but nothing serious. Kasi, siguro, nasaktan na ako. Tsaka palagi kasi ako nangangarap na magkaroon ng ordinary family, yung husband na you know, who would be supportive. Ang hirap eh, mahirap sa katulad namin katulad ko. Yes. Kasi karamihan ng makakasama ko nagiging Mr. Oropesa. Alam mo 'yon? So it's difficult to find somebody mas malaki o mas mataas. Mas malaki ka level. So it's difficult. I've tried. God knows I tried. I'm always very faithful pero hindi talaga eh. So okay lang. Oo. But now are you dating or? No. For the past 13 years already I've been celibate. Really? Yeah, wow, yeah. Wow, Miss Elizabeth. Oh, ay grabe. For sure, I'm sure maraming guys pero naaano lang na intimidate. Meron mga ano? Meron, palaging meron, syempre. Oo, syempre. Palaging meron. Meron pa, marami po bang mga younger? Ay, nako, na-try ko na yan. Na-try ko na. Ayaw mo? You know, I had
Yes, it was a serious thing. He's very nice. He doesn't look that young. Kasi if you Google my name and his name, you will see our celebratory, ano, yung togetherness, yung parang wedding, na hindi naman sa pare kasi. I could not. Makikita mo yung itsura niya tsaka itsura ko. Talagang pwede. Kasi hindi naman ako sasama sa mukha akong nanay niya. Hindi po pwede. Oo, hindi po pwede. Mukhang tita. Ano ba yan? Oo, tama. Tsaka ito naman, may sarili silang sinihan. Yung ay, may nakilala yaman. Ko lang siya. Oo, nakilala ko siya sa gym. Yung mga ganyan. Nag-propose ka agad eh. Like I said, di ba na-mention ko na kanina, yung family ko masyadong conservative. Kailangan ikasal. O kailangan may bas-bas kahit papano. Kaya meron kaming celebration na parang ganon. Hindi pwede yung ganon, basta na lang dadali mo sa bahay mo. Ay, nako. So how long? Oh, yes. 5 years! 5 years! Ay, ang tagal din. Eventually, I told him, I pity the guy eh. Kasi I don't go out. I mean, I don't go watch a movie holding hands. With anyone. Sa mga sinihan niya. Oo. Hindi ako ganun eh. Siguro konservatibo ako pagdating sa mga bagay na yan. Hindi ako pwedeng mag ganun-ganun sa publiko. Yung makikita ng mga tao. Ayoko. Hindi. Lalo na younger than me. Ayoko bastusin. And then, sabi ko, you better find somebody your age. I talked to him nicely, and you have to leave, sabi ko. I cannot give you what you need. I cannot even have your child anymore. I don't want to have another child. So, yung una, galit siya, syempre. Ayaw umalis. Yung pangalawa, yung second stage, nagmamakaawa na. Sige na, I've always supported you. My family loves you, blah, blah, blah. Sabi ko, yeah, I know, but you know, I have outgrown you. I'm worried that after 30 years, you know, you'd outgrow me or something to that effect. Oh, yes, yes. How many years was the gap? 20. 20 years? Yeah, well, 18 years old, ganyan. But still, matagal nga yun. Love and summer, May, December love affair nga yun. Oh my God. Ganyan. How is he now? Oh, he's okay. You guys are friends? I try to stay away. Kasi may mga ganyan na nagpapalipad hangin every now and then. Eh, alam mo namang nagkaroon na sila ng iba. Eh, parang ang pangit ng ganun. Even now, yung past ko sa New York, my gosh, if you only know. Okay, kwento. Kamusta yung past mo sa New York? Afam ba ite? Ha? Hindi! Pilipino. Pilipino. Amerika na umuwi dito sa Pilipinas bago umuwi, nagtatawag. Hi, darling, how are you? Can I see you? Grabe. And then? Mahirap na yan ako. Mahirap na. My dog might not like him. You know, I sleep with food. But oh my gosh, so, nga pala, animal lover kayo, no? But wait, so you have 4 kids, no? 4 kids, total. Yes. How old are they right now? Oh, my eldest, he's like my uncle. He's very conservative. He wanted to become a priest. Now he's a doctor and a nurse at the same time. Wow. More like a nurse. And my second is a med tech. Oh my God. It's not siguro 40 na. Kasi I was only 17. I don't know exactly. Okay. How old? Okay. Basta yung youngest ko. My youngest, I think, is in New York. My daughter is in Paris. My youngest. Oh my God. He's somewhere there. Oh my God. But you always keep in touch. Kasi malalaki because of the pandemic. Yung pandemic. Oh my God. Pero bilib ako sa inyo, ha, Miss Elizabeth. Kasi for a single mom, you raise 4 amazing kids. Mga and accomplished, all of them, ha? They're accomplished, right? And okay yung mga educations nila. Ay, wait, may nag-try ba o may gusto mag-artista sa isa sa kanila? Kahit yung all girl mo? All of them! They wanted to be actors. Ako lang ang nag-discourage. Sabi ko,
okay, ito yung galing ko, kilala na ninyo ang nanay nyo. Baka makapatay ako pagka kayo mag-artista. So ganito na lang ang gawin natin. Mag-aral muna kayo. When you're done schooling, then you can do whatever you want. Gusto nyo maging actors? Fine! Pero yes, not while you're still young and in school. So eventually, nung college na sila, wala nang may gustong mag-artista. Oo nga. Kasi ang hirap pag sabayin yan solo ako eh. Paano ko maasikaso? Ang hirap niyan. Hindi, itutok ako as nanay. Nanay ako, tatay ako. Asawa pa ako ng nanay ko kasi byuda ang nanay ko. So I have to take care of my mother. So I can, you know. So I made them choose. And they did okay. Oh, diba? Oh my God. Which is good. Which is good. Yung gusto mo, diba, Miss Oro? So ngayon, ang mga kasama mo is yung mga dogs mo. Mm-mm, I have 17 dogs. I have more or less 20 cats. What the? Grab, oh my God. Wait, meron po kayong bahay ampunan sa mga aso? Kasi naawa ako dun sa, hanggang kaya kong pakainin, hanggang pwede kong i-adapt, ina-adapt ko. Kung hindi ko na kayang i-adapt, nagsusuporta ako dun sa mga, yung mga, wow. Dito sa Pilipinas, yung mga nagkukup-kup ng mga aso. Meron akong bakanting lote, tsaka meron akong maliliit, nandito sa loob ng bahay yung iba na sa labas, yung dalawa na sa kwarto ko, I sleep with them. Oh my God! Ganyan. Ibang saya. Klase. Wow. Tapos, nanganganak pa naman yan, hindi kinikip nyo rin yung mga anak. Yung mga anak? No, then, you syempre, don't sell it? Pinapaspay. Pinapaspay ko, syempre. Ah, you, pay na. Oh. You don't wanna sell it, Bo? You don't wanna sell? No. Kawawa naman. Ang alam nila ako, nanay nila, I don't wanna sell. Oh my God. I would keep them for as long as I can. You're also a painter, right? You're also a painter. Yes. I am. Grabe po yung mga parang paintings niyo sa Instagram. And you're a doctor as well. So okay, ngayon naman na-mention mo earlier, right? During the first few minutes of our interview, that you went to the U.S. when you nung 40 years old ka, you decided to, you know, I want to go back to school. 40, at the age of 40, yung iba dyan, ngayon na 40, ayoko na nga mag-aral. I mean, I'm thinking, do they got masters? But I'm like, wag na, okay na ako. Pero ikaw? Are you married? No, dating direct. I'm dating direct. No, kasi when you're alone, it's easier to make decisions like that. Yes, you're right. Totoo yan. So nung time na yan, so you decided to go to the U.S.? Talaga, yes, to study. Kumusta po yun? Kumusta yung journey? Nag-i-ekonomiya ako kasi kukunti lang naman yung pera ko eh. Yung tumustos ng pag-aaral ko, wala naman ang liit ng budget para sa food. So, okay. Nagmimili ko ng instant noodles. Tapos, college yung life talaga. Oo, yung coffee. Doon sa school kasi may cafeteria na libre yung kape. So magdadala akong malaking mug. Pinupuno ko yung palagi. Yung mga ganyan. Okay. Tapos, ganun. Yung malalakad ko, kaya siguro matibay yung likod ko tsaka yung legs ko. I walk. Kahit may snow. I walk to school. You know, it takes me 45 minutes to get there. Fast walking. My God, ang galing. Ginagawa ko yun. Parang so, exercise. Yun na yung exercise ninyo. I'm sure, marami ka rin perks because a lot of Filipinos, like, they know you. Tipong, tara, invite ka namin, pagkain. If I go to the Filipino community, of course, lahat nalilibre. Pati nga haircut ko, nalilibre. Oo, diba? Ganun naman eh. Oh, they're very, very nice to me. Ganun naman ang mga Pilipino mapangkupkup eh. Pero yes, while I was schooling, it was very difficult to mingle. Kasi diretso ka eh, mula umaga, uwi ka, maggagabi na the following day. Yung weekends mo, mag-aaral ka na lang. At saka, I don't really go out eh. I'm not into nightlife. Kung paminsan-minsan, of course, I drink beer but or wine for that matter. The only reason why I like the beer here is because they have the cerveza negra here. Mm-hmm. I like malte. Yung malte, yes. Oo. Pero, desidido kasi talaga akong makatapos, makapag-aral. Ano nga po ulit yung tinake ninyo para po malaman nila lahat? Ay, hindi ko therapy dun sa Virginia. Pero pagdating dito, hindi ko masyadong magamit. Alam mo kung bakit? Ang clinical hypnotherapy, ibig sabihin yan, ginagamit mo yung hypnotherapy para patigilin mo yung
yung, kunyari smoker ka. Yes. I'll give you a program. Para makatigil ka sa pag-smoke on your own without using anything. So meaning non-invasive. Kunyari may ano ka, yung obese, pero you don't have any problem with your thyroid. Kasi pati yung physiology and anatomy, inaral ko rin yan, kaya nag-alternative medicine ako dun din. At saka sa ano, TCM dito sa traditional Chinese medicine sa China, at saka dito sa yung beer tumatalab na. Dalhin ko lang. Okay, may kasabay naman kayo. Okay, sana, yan. Sana ako din iinom. Kaya dito, license din ako rito. Pati acupuncture. I'm a licensed acupuncturist. Kasi may lisensya ako talaga. Abalikan ko yung clinical hypnotherapy. Dito, ang dami nagre-request. Gusto nila malaman yung regression. Gusto nila magpa-regress. Kung, kasi yung ako talaga, inaral ko. Hindi yung inaral lang sa ginugol lang o inaral sa internet. Yes. Talaga. Oo, talaga. Eh, gusto nila malaman kung prinsesa ba sila nung past life nila. Yung pag-hypnotize, di ba? But can you, wait, so do you have a third eye? Do you have a third eye? Everybody has a third eye. I mean, like, is your third eye open? That can you see things? I was born, yes. I was born like that. But I didn't want to use it without going to school. It's better to go to school and the science behind it. Parang gusto niyo malaman. Okay, so before tayo magpunta doon sa science, Miss, as in, growing up, like, you can see things, you can see, you know, unusual things that not anyone can see? May ganun ka? Or, like, you can foresee? Or sa mga dreams mo? Intuitions. May ganun ka? Since you were younger? I see things that other people cannot see. Always. Always. Wow. Always. But, you know. Oh, wow. No big deal naman yun eh. I don't know why people make so much of it. It's so what if you see things they don't see? Yung mga multo rin yung iba dyan, takot, no, Miss O? Si Doc at si Jake, sobrang takot. Ay, kasi... Takot sobra. Miss Oro, can you tell that Jessie has powers too? Because she has. Pareho kayo niyan. Hindi ba? Hindi naman. I cannot see it very well now. talaga? Ang liit. Oo. Pero may question ako. So even tarot reading, you can... No, I don't do tarot reading. Okay. I am so scared of that because I tried it before. Hinulaan ko yung sarili ko. So, nasa New York ako when it happens. Ang lumabas dun sa cards, jail. Ay! Ako. Oh. Sabi ko, how can this be true? Hindi ako naniniwala dun. 3 days later, nakulong ako. Oh my God. Why? Oo, New York. Bakit ka nakulong? Bakit? I was working... Ano namang hotel to? Waldorf. Nasa Waldorf. Waldorf Astoria. Francis. Yes. Oh, okay. Oh. Ayaw kong sumakay ng subway, kaya meron kaming, yung may kotse. Yes. Toka-toka. Ano ba tawag doon? You know, you share carpool? The gas. Carpool? Parang carpool. Yes, carpool. Yeah. Yes, carpooling. Yung carpool namin, magpapagas kami after work. Graveyard shift ako. Kaya madaling araw yung pauwi. Mm-hmm. Nakasuot. We normally would leave our uniform. Ano ba suot ko? Naka-jacket lang ako ng fatigue, rubber shoes. Nung magpapagas ako, it was my turn to drive. Nung magbabayad na ako, sabi sa akin, UFUCK brown monkey. Oh wow. Tinawag kong brown monkey. You don't get any receipt. Sabi ko, why I need it? My friends needs to see it because, you know, we're sharing. Oh no, go away. Ginanon niya. Nagpantingan tenga ko kasi tatlong beses niya sinabi yung brown monkey. Pumunta ako sa kotse. Kinuha ko yung liabe tubo. Nakatalikod siya, hinampas ko siya sa ulo. Oh
my God! Tama ka nga, Miss Elizabeth. Kakaiba ka magalit. Oo, masama ako magalit. As in extreme. No, extreme ka. Mabait o mabait. Or talagang nananakit. Oo, talagang. Walang middle. Hindi ako nang mumura. Wala akong, hindi ako marunong yung magpalitan ng salita. Hindi ako marunong yan. He fell. Meron palang pinipindot doon sa ilalim ng cash box na diretso sa police. Meron pala yung gano'n, hindi ko naman alam. Oo, diretso sa police. Naku, nung pasakay na ako, nagumandar na yung kotse, biglang may, wow, ganyan, ang dami-daming mga police. Tapos lumabas sila, tapos nakaganyan pa. Get out of the car! Di syempre, nabiting pati yung mga friends ko, nakakaya. O, nakulong ako. Yun sa Manhattan. So what happened nung nakulong ka? Natanggal ako sa trabaho, of course, because I did not go to work the following day. Ayaw kong tumawag sa Philippine Embassy kasi nakakahiya, hindi ba? Tinawagan ko yung ibang Pilipino. Sabi ko, paki-feed naman yung cats ko tsaka yung dog ko sa, you're allowed to make a phone call. Sabi ko, find me a lawyer. Go to my room. There's the key. Tinuro kong saan yung key. Sabi ko, bring some money and bail me out. Ang ginawa ng friend ko, nung binail out ako, may dala siyang mga magazine na ako ang cover. And then? Pinakita sa judge. Kasi ang sabi pala nung nagbabantay sa gasoline station, I was there to steal the money inside the cash box. Ah, oh, wow. Dinagdagan pa nila. Iniba yung story. Kasi siya yung nagnakaw nung pera. Kinuha niya yung pera. Eh di sabi ng friend ko, how can she possibly steal the money inside the cash box? How much was inside? $42. She can buy the gasoline station if she wanted to. This is how famous she is. Ay, pinakawalan ako. Yun lang. Ang galing ng friend mo. Matalino si girlfriend. Ang galing. Oo, diba? Gamitin ang pag-artista, siyempre sayang naman. Oh my God, ha? Napakawalang hiyang yun. Pero, pero ang lesson nito, ibig sabihin, totoo yung tarot card reading mo, ate. Yun, totoo yun. Oo, kaya mula noon, ayoko na mag tarot. Ayoko mo lang ako sarili. Grabe. Kakaiba yung powers mo. Uh-oh. Kaya siguro ang dami-dami mong luck na nangyari din, no? Dahil merong, you're always guided by Papa Jesus. May the attraction, diba? And merong all that. Merong galing. So, pero hindi naman ako lucky sa love. Ah, it's okay. Yung mga aso naman. Yung mga aso naman. Well, yung mga, can't have it all. In different forms. Talaga. Oo, love can be in different forms. It doesn't matter, di ba? Tsaka meron, sasabihin ko sana yung... Cheers. Sasabihin ko sana yung may dingo pero, naman. Pero you had many loves in your life. Oh, di ba? Oh, yes. Oh. And I'm not angry at anyone. You know, like, yes. They're all my friends. I'm okay with that. Oo, tama. My God. So ngayon, you're doctor ka, no? Do you have a clinic or yes, you're a healer? I do. So what kind of practice do you do? Alternative medicine. Alternative medicine. Oh my God. Non-invasive. Aside from the acupuncture, of course, you cannot say that's non-invasive kasi tinutusok mo eh. But we have different modalities and it's very cheap. The patients are happier and most of them are poor kasi those who could not afford to get a CT scan or an MRI, I can tell them exactly what's wrong with them and they save money. So sabi ko, sige ganito, ayan ang problema mo, itong pancreas mo o yung liver mo, para hindi ka gagastos masyado. Tapos humanap ka ng specialista na pwedeng magpagaling sa'yo o magturo sa'yo kung gusto mo. At least alam mo na, hindi yung iikot-ikot ka. Dinedirect mo pa rin talaga sila sa actual, grabe, sa doc, sa doctor. Sa, of course, kasi doctor, complementary naman ako yung alternative medicine and complementary medicine. Uh-huh. I work, my classmates are Western medicine doctors. A lot of them. Yung mga nag-upgrade, nagtitake up sila ng alternative medicine. Kasi kailangan din naman talaga may background ka ng medicine kahit papaano, physiology and anatomy. My father, doktor ang tatay ko eh. So yun ang inaral ko. Psychic healing po ba kayo? Depende sa anong klaseng psychic healing. What are you talking about? Yung naisip ko yata yung opera na psychic na yata. Yung pinakaganda. Ay, yung labo. Oh, yung mga may dugo-dugo. Tsaka ni Jaime Licao po, ayan.
yung ginawa sa kanya before. Hindi, nakwento yata niya sa amin na ginawa sa kanya yon one time. Ayun. Oh. Ah, oo. I can do that, but it's not necessary. Kasi you sensationalize it. It's still medicine. You can fix the problem without showing the blood and the gory details of, you know, when you do that. Kung gusto mo ng super healing of a, from a healer type of pagpapagaling, then you go to yung mga ganyan. But if you want a combination of the Western medicine, allopathy, and the alternative medicine, you go to me. Kasi with me, I still prescribe antibiotics. You know, I would still tell you that your sore throat is from your thyroid and you have to go get your T3, T4, check. Kasi it's best if you do that. Kasi most people na may sakit, mas gusto nila yung may physical na hawak na result ng sakit nila. Yes. Alam mo yun? Kasi yung sinabi lang. Oo, tama. Mas maganda pa rin yun. Mas kampante. Mas kampante. And I have doctors, friends, in St. Luke's. They're my patients also. Mga doktor na yan. Ha? Then I send my patients to them also. Oh, tingnan mo to. Ito yung importanteng gawin dyan. Hindi ko kaya yan. Yung mga ganun. Grabe ka kaiba, no? Pero yung na-mention mo kanina na pwedeng, I wanna know my past life. You can do that? Yung mga of course, past regression life, yan eh. Regression yan. Pag-uwi namin na, patry mo. Gusto ko malaman niya. Ano ba ako dati? Tipaklong ba ako dati? Ano ba? ano ba dati? Ano, Duquesa ba si J. Casnon? Grabe. So wait, aside from that, you're also a photographer, right? Like underwater photographer. Underwater. I'm a diver. Mili kayong scuba diver. Ayan, nakita ko rin sa Instagram. Grabe. Yes. What don't you do, Miss Oropesa? Ano pa ba ang hindi mo anong kaya gawin? Or I wanted to become a pilot before when I was young. Hindi pwedeng babae before. Dalawa yung gusto ko noon, PMA, wala pang babae noon eh. At saka to become a pilot, wala pa rin noon eh. Too late. Oh, so skydiving na lang. I went skydiving. I've been diving with the Philippine Army soldiers before. After skydiving, kapag nag-commercial skydiving ka, it's too expensive. So, I went scuba diving. Still expensive, but, you know, at least, pagka merong lumubog na barko, pwede ka matulog. Ay, ilan beses na po kayo nag-skydive, tumalon? Siguro mga 177 times sa logbook. Oh my what? God! Gusto ko po ako... I try one time. Ngayon naka 177 na. 170. Grabe. Pero gusto ko dito i-try yung kasi dito if you try it kasi hindi ka expert. May gwapong afam sa likod. Kaya yung gusto ko rin. Yung commercial na sumasakay ka lang, hindi ko. Yung may kasama ka sa likod, tatalon kayo syempre. So diba? Yung sa inyo, talagang you're on your own? I'm on my own. I'm with paratroopers. I'm with the soldiers. And then I went skydiving with the Philippine team. We used to compete. Wala pang social media noon, kaya hindi alam. Oh, grabe. Oh my God. You lived your life and living your life, Miss O. Grabe. Yes. So I have. I know that okay, that was before na gusto mo maging PMA at gusto mo maging pilot. What about now at this moment? Do you have anything that you want to add in your bucket list or you added on your bucket list that you haven't done yet? Or I'm preparing for the afterlife already. Siguro itong stage na to, I want to be kinder. I want to help people as much as I can. Kasi kahit naman gano'ng karaming trophy ang mapanalunan ko, hindi ko naman madadala yan eh. Correct. Ang importante yung kung saan ako pupunta when I die. Mm-hmm. You know? At hindi sa akin mahalaga yung legacy dito sa lupa, hindi. Okay lang 'yun. That's so true. Lahat naman nakakalimutan eh. Pero yung kung saan ako pupunta, 'yun ang kailangan paghandaan ko. Kaya yung kaya kong gawin, isakripisyo at itulong mga tao, mga hayop, yung ginagawa ko. Umiiwas na ako sa away kasi sama ako magalit eh. Ang sama ako magalit. Pero ang haba naman ng pasensya ko. Sobra. Mahaba ang pasensya ko.
At sobra din ako magmahal. Oh my God. Wow. I at love that. Ayan, oh. Oh, oh, look at your little sweet baby. Oh my goodness. So cute. Pero alam niyo po, totoo yan. Yung sinabi mo talaga, yung pag... yung afterlife talaga dapat ang paghandaan natin, no? Bata man o matanda, you just have to be prepared and make sure you always good, I mean, do good deeds always, no? Kasi pag akyat mo, hiram lang lahat to, eh, whatever that we have right now, we're just passing by, just borrowed it from God. Grabe, is that the reason why po na you're running for, right, you're running for, are you vice running governor for office? I'm not into politics. May sinabi si Direk na you're running daw for, sabi ko, I don't think so. Wala akong nagpapasang ganyan. So hindi po. Baka so si hindi. Imelda Papin. Kaya kumari ko. Oh, baka Papin si Imelda. Papin is running. Ito naman si Direk. Mali man. At least na-verify na. Sa akin, sabi ko, I don't think so. At least na-verify natin, di ba? Na hindi. Ayan. So, kasi sa sobrang gustong-gusto niyong tumulong, so ayaw niyong mag-venture into politics? Kasi baka makapatay din ako. I love it! I know. Gusto ko. It's a dirty game. Nako. Miss Elizabeth, alam mo, sobra talaga te. Gusto kita, favorite talaga. We love you. You're our people. Oh kasi baka oo nga, no? Totoo yan. Baka nga, pwede. Wag na lang. I've been helping as much as I can. I've been helping my kababayans and here without any fanfare. Hindi ko naman kailangan i-post kasi hindi man ako tatakbo. Kaya bihira-bihira ako mag-post pagka namimigay ako. It's not necessary. Mm-hmm. If you want to help, don't expect anything in return. Just help. Correct. That's so mm-hmm. true. So dami po ng ginagawa ninyo, like katulad yung painting ninyo. I love your paintings po. Ano po ang medium ninyo sa ginagamit? Both. I use oil, I use acrylic. Pero lately, palagi akong nag-a-acrylic kasi mas madaling matuyo yung acrylic. Although, mm-hmm. you have to know exactly what you're doing if you use acrylic. Kasi yung acrylic nga, mas madaling matuyo compared to oil. Yung oil kasi, pwede mong mabura. Matagal matuyo yan, pwede mong baguhin. Maski na after 2-3 days, pwede mong pa rin baguhin. Kunyari, meron kang gustong improve. Hindi katulad ng acrylic. Mabilis ang pagtuyo. Pwedeng pag-layering. My God. Hindi lang basta-basta. Lucas, I used to do oil painting eh. I used to do oil painting. Ayan, ikaw pala eh. So you know gusto ko nga balikan eh. It's been a while. Sabi ko, marunong pa kaya ako. But I love painting. Nandyan pa yan, Jessie. I know. I'm sure. Nag-one-woman show na ba kayo? Oo. Kaya nga hindi ako nagpo-post kung minsan. Kasi when I post, wala na akong na-i-exhibit kasi nabibili when I post. Oh my God. Awa ng Diyos. When I need extra money, I post it. Ayun pala yun. Pag nag-post ko, teka, kailangan ko ng budget ngayon. Grabe, no? Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo, yung posting, na-agree ako dyan, no? Na you don't have to post just to show that you're helping. Pero at the same time, yung iba din na nagpo-post, I think okay din kasi depende yun kasi you have to set an example eh. Diba? I have nothing against it. Depende sa tone ng posting yun eh. Oo. Meron na po kayo baka yung merong isang situation na nung nag-post kayo, tipong parang binash kayo kasi maraming ganun eh. Nag-post kayo, yung iba positive, yung iba naglalagay ng mga negative na parang, hello, tumulong lang naman, pinost ko lang naman to inspire others, tapos gaganinituhin niyo ako. Wala naman, so far, thank God. Actually, ang swerte ko sa ganyan, nung posting kong once, binuhat ko yung isang sakong bigas to show the DOH that, you know, senior citizens, yes, can be strong also. Hindi ibig sabihin lahat ng senior citizen bawal, hindi pwede lumabas. Binigay ko sa akong bigas, binidyo ko. Tapos binasa ko doon sa clinic. Yun yung mga pinamimigay kong mga bigas eh. Isang truck yun eh. Ayun. Yun kaya lang nag-post. Walang nag-bash. In fact, yung mga senior citizens, tuwan-tuwa. Siyempre. Ang galing. Diba? Grabe.
sobra, no? Talagang kumpleto na talaga si Miss Elizabeth. Miss Elizabeth, do you, out of all the things that you've been doing and also helping people in fact as well, do you have time to relax? And if you do, what do you do? Yes, exactly. That's when I dive. It's so quiet underwater. You know, that's the reason why I dive. I love the sea. I love the calmness of the water beneath. You know, it's kahit malakas ang alon sa ibabaw, it does not necessarily follow na sa ilalim, ganun din. Hindi. Kung minsan nga may bagyo sa ibabaw, sa ilalim wala, kalmado. That's how I relax. I ibang klaseng nature tripping yun eh. And then you, if you're into photography, then you can compete. Nag-compete din ako, of course. Pati sa photography. Pati photography. Saan ka nag-compete, Miss Elizabeth? Nat Geo. I won. Once lang. Nat Geo? What the? How come you won? Pero natataka ko, no? Ba't hindi inaano yung mga, oh my God, look at that. You took that picture? Yes, I dive in, you know, with the sharks. I've been to the Bahamas diving with a shark. Hindi naman, it's for me eh. So I don't need to have it published. Hindi, wala akong ilig masyado dyan. Hindi ako masyadong mahilig sa publicity. If pwede naman i-publish na pagpatay na ako. Ang galing, no? Ikaw yung ano, talagang perfect example ka, Miss Elizabeth, na sinabi mong, it's not really me. I mean, pag-artista, hindi ko naman talaga gusto yan. Eh. Ganto, binibigay lang sa'yo ng kusa, no? Even the talent. Kasi the reason why mapapansin mo na you're not really into like the popularity and the fame, because all those achievements that you've done for so many years, you don't even like brag. I'm not saying brag it, but you don't even shout it to the world and show to the world that this has, are your accomplishments. Yeah. Diba? Pero hindi naman kasi porket nag-post bragging, pero baka yung talagang dun sa'yo, yung talagang very simple. You just love doing things, but you're very simple because you just want to keep it to yourself. The achievements that you've done are like enough for me to know that I've done it. You enjoy it. You enjoy the moment. Yeah. And that's every it. Hindi mo lang kailangan isabihin pa sa iba. Exactly. And out of all the movies and TV roles that you've done na rin, sobrang dami and you've been awarded, do you still have a dream role, Miss Elizabeth? Gusto ko sana yung ano, yung pipi at bula, pipi at bingi, pero nakakakita. Yung bang you can see but you cannot speak, and it's how to express. Wala pa kasi ako niyang ganyan, hindi pa ako binigyan ng ganyan eh. Through the eyes and body movement lang malamang ang expression, no? I'm sure, no? Wow. But so ngayon, meron ka pa rin, ano, Miss Elizabeth, meron ka pang mga movies pa rin, aside sa lahat ng mga ginagawa mo, are you still like very active? Yes. In fact, I just finished a movie that will be coming out this December for the festival with Beauty Gonzalez. Si Direk Adolf ang director. It's a horror thing. Parang Shake, Rattle, Rock and Rattle and Roll ba? Oh, nice. Shake, Rattle and Roll. Parang ganun. Yeah. Three episodes. So I have one. And I did one with Brillantes. I cannot say pa eh. Yung isa. Pero, yun lang one. Oh, diba, so at least busy. Busy pa din, no? Hindi talaga nawawala. Oh my God, the longevity. Ng, ano, yung longevity. And then I have a soap. In fact, nag-taping ako kahapon. Continuously yan hanggang December probably. It might come out January. December or January. Yung part 2 ng Agim at ng Aguila with Senator Bong Revilla. Yan. Ang galing. So exciting. So busy talaga. Oh my God. How do you do that? Paano niyo po napagsasabay lahat? Time management. Like, that's the reason why it's better to be your own boss when it comes to, you know, I'm talking about my clinic, no? Kaya hindi ako makapasok doon sa hospital eh. They were iniinganyo ako magkaroon ng clinic sa hospital. Hindi ko matanggap kasi dahil nga sa schedule ko sa shooting and sa taping. So ang ginagawa ko, i-move ko muna yung mga naka-schedule na pasyente na kailangan kong tingnan for consultation. But the regular patients who are going through treatments,
tuloy-tuloy yon kahit wala ako. Tuloy-tuloy yon. Kasi may staff naman ako eh. Mm. And then the painting is when I'm really totally free or when I'm about to have an exhibit or when I don't want to leave my dog behind so I can stay with them, I paint while they're there with me. The diving is all mine. Basta in a month, kailangan makadive ako kahit na tatlong araw man lang. Kailangan. Oh, yun. Oo. Oh, so, iba. Oo. Ganyan, ganyan ang trabaho ko. Ang ganda. Ang sarap ng life. Ang sarap ng life, ha? Miss O, ha? Miss O, Miss Elizabeth, ang dami na pwedeng tawag sa'yo. Like, of all, curious lang ako, ha? Kasi you've done so many things in your life. But when you finally, kasi na-mention na natin yung preparing for the afterlife, right? So by that time that, you know, like, you meet the creator, so what do you want to be remembered by a lot of people? Kasi ang dami eh. Ang dami yung legacy mo. As Elizabeth Orpeza, as ang dami. The multi-warded actress. No! I wish my friends would remember me as their really good friend because I'm a very loyal person. If you're my friend, I can die for you. I'll save you. Wow. If you need my heart, I'll give it to you. I'm like that. So, kung maalala sana ng mga kaibigan ko, yung mga totoo kong kaibigan, that I am a good friend. That I'm not a bad person. Kahit pa, never mind the being an actress. Kahit makalimutan yun, okay lang. Basta, and remember how I live. I mean, you know, you don't yes. have to mention how I died. Just remember how I live. Celebrate the exactly. life that you Celebrate live. Celebrate the life, yeah. Ganun lang. Simple lang, actually. Alam mo, alam mo, Miss O, habang nagsasalita ka, di ba, Jessie, habang nagsasalita siya, para kanina mo arte, nakagano ko sa... Oo nga, eh, parang drama. Parang you're dishing out lines. Sabi ko, ang galing nito. Sabi ni Kuya Joy, ang bait niya, tsaka hindi siya tumatanda. Oo, ayan. Alam mo, parang, sige, sabi mo po, ano, di ba, loyal friend ka, sige, best friend na po tayo. Makaibigan na po tayo, ha? Wala ka nang magagawa. At well, namin passion kayo sa Pilipinas. I'll take care of you. Oh, yes. At pag pumunta kayo dito, do you have plans to come to the New York? Well, it depends. It depends. Kasi ang hirap ngayon eh, di ba? Oh, so difficult to travel nowadays. Yes. Yung quarantine, yun ang ayoko. Oo, yun talaga, no? Mawawala na rin daw ang quarantine Parang sa Pilipinas, no? Parang mawawala na daw ata, ah. Pag wala na, I will. Definitely. I'm supposed to go to, where am I supposed to go? Mexico to dive. So I'll pass by New York. And then from there, oh my God, I love Mexico. Yun. Sa Cancun or where in Mexico? Cancun. Oh my God. Tara po. Kasi may plano talaga kami pumunta. Kasi dito guys, anytime dito sa US, mura kasing pumunta ng Cancun. Correct. Mas mura sa amin. Like, ang dami-dami packages, magugulat ka na lang. Parang, ang mura lang isang 1 week. Mas mahal pa minsan mag-Pilipinas or mas mahal pa minsan manood ng Broadway, kumain, ganito, pwede mo nang pang Cancun. Ganon kamura ang mga Cancun packages dito pag nasa New York ka. Sige ha, Miss Elizabeth ha. Sure. My God. Sure. Thank you. So 1.5 hours na pala, grabe. Pero okay lang ba, may last question ako? Promise, ako may last na question to. Ako. Alam mo sige, na yun, Jessie. Ako muna no ako. No problem. Okay, okay. Last question ko. Yeah, I'm just curious ha. It just popped in my head. Like, kung, do you, kung meron kang babalikan dun sa mga past mo, what is the exact situation that you want to go back and you want to change it? I could have helped more people. I had more money then than now. And I wish I could bring back the time when my mother was still alive. She passed on 2 years ago, and I wasn't there. She wasn't able to wait for me. So yon, yung part na yon. Yung part na yon. I'd like to go back there and hug her more, say I love you to her. And before, you know. My God. And yung mga lumapit sa akin tao, ang hirap lang, hindi mo mapagbigyan lahat, hindi ko naman kaya. Sayang yung opportunity because
helping people is an opportunity to serve talaga. Counted yun sa langit. Counted yun sa langit. Kaya, kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, yeah, I'd like to do more of that. Mm-hmm. Wow. Wow, very well said. Grabe. Pag nagsasalita ka, Miss, talagang pang ano ka, beauty queen na, pang famas, lahat na. pero grabe, tsaka ano, proud po ako sa inyo kasi talagang yung love mo sa mom mo, kakaiba. Din, because not everyone has the love for their parents the way you do. Talagang yung sinabi ni Tito Boy na make your nanay proud, ikaw talaga yung a perfect example. Simula pa lang, bata pa lang, diba? An epitome of a good daughter, a perfect daughter. Uh-huh. Kasi, mami ko nga kami away ng away. Ano ka ba? Yung gusto niya, ayoko. Yung kahit gusto ko minsan, ayawan ko na lang kasi gusto niya. May mag, pero ikaw, obedient daughter, very helpful. My God. Talagang, you deserve to be talagang the iconic legendary Miss Elizabeth Oropesa. Oh, you flatter me too much. Tama na. Totoo Alam. Yan. Totoo yan. But cheers sa kape mo. Yes. Oo. Grabe. Okay, okay. EJ Cass, ikaw naman. Ano yung last question mo? Ay, di yung, alam mo na yung ano. Medyo kalinya ng question mo. Pero tingnan natin kung anong sagot ni Miss Oropesa. Kasi yes, tinatanong natin to sa mga celebrity friends natin eh. Miss Elizabeth, if you were given a chance to travel back in time and talk to your young self, ayan, what are you going to tell her? Ay, ang ganda. Ang dami eh. may listahan. Oo, may listahan. And then, siguro, sasabihin ko sa kanya unang-una, namili sana siya ng tamang sasamahan if I only, to simply put, I could have had more sex before when I was younger. Gusto ko yung sagot na yun. Yes. I never, wala akong kaming ganyan kasi hindi ko na, mag-ipon ng ano, maraming sex para makadami. Yes! Correct! Para diba? Too late. It's never too late. It's never too late. And then? yun ang una. Sana in-enjoy ko muna bago. Correct. Wala. Kasi matitenga pala, kailangan pala madami dati. Ayan, correct. Kasi ngayon na nakikita ko yung mga artista na the young ones, early, yung mga 19, 20s, ganyan. They're really into it na parang wala lang. Parang enjoy na enjoy lang sila. Walang commitment. Walang consequences. Walang consequences. Ganun lang yun. Imagine ako, nahalikan lang ako at may nag-chismis, nakapag-asawa. Oo nga eh. Grabe no. Oh my God. Ganun, yun yung una. Pangalawa, siguro, noon pa lang, nakapag-umpisa na akong mag-put up ng lugar na pwedeng pag-ampunan at paglagyan ng mga animals na mga tinatapon. Ngayon na lang nauso yan. Hindi pa naman uso yan nung araw. Dati wala tayong pakialam dati. Yung mga 80s, wala yun. Gusto ko mag-put up noon eh. Noon sana nagawa ko na. Hindi ngayon lang. Tsaka yung education ng kabataan. I would have been able to. When I was young, gustong-gusto kong nagpapaaral ng mga bata. Ngayon, nung hindi pa nagpa-pandemic, may mga pinapaaral ako. Hindi ko nga kilala yung iba eh. Yung iba, yung mga, yung magte-text lang sa akin, kailangan ng pang-matrikula. Meron akong isang magdo-doktora, taga Sambuanga. Nakiusap lang yun sa akin. Sabi ko, sige, supportahan kita. Patapos na siya, nag-pandemic. So, natigil muna. Wow. Na siya. Yung gano'n, yung makapagpaaral lang mas marami. Kasi, kailangan natin yun eh.
Grabe, ang dami nyo na-touch na lives. Ang dami, no? Sobra, parang... I'm so parang, amazed, grabe. I know, parang... Oh. Ano ba mga ginawa natin, Chica, sa buhay? Parang, oh my God. Parang panis, wala. Sabi panis ka ni Ate Pilar, na tabi kayo, may nanalo na, correct. May nanalo na talaga. Oo, grabe. God, miss alam mo, yun na, ang alam, thank ako, you. Ang alam ko lang, my God, you're a multi... Yun nga, award-winning actress, you paint on the side, and but my God, what an amazing amazing person. And thank you for sharing your life with us this morning, Miss O. Grabe. Pati yung mga, yung ano, yung you could have been, had a lot of more sex. My God, I wish. Yes. Me too. Alam mo, parehas kasi tayo. Me too. Ako din. Kasi ganun lang ako. Limang taon, eight simulan years, ko na mamaya. Sana ka rin enjoy ko lang. Na nga. Teka lang. Sige na, go na. Tinder na ba? Itinder ko yan. My God, thank you so much. Miss O, thank you so much. My God, 12 o'clock na pala. Sabi ni Direk, uy, maya kayo. Ito na nga, madaling ito na, araw ito na dyan. Okay, My God. It's my pleasure, actually. I enjoyed it so much. Kung alam niyo lang. Ang sarap makapagkwentuhan. Nung sinabi kasi po namin kay Miss O kanina na ano, hindi to yung typical interview. As in parang wala lang, ganun. Kasi we don't actually po, we don't know how to do yung talagang interview. No. Ganito talaga yung interview. Talk show. Ganito talaga. Ganito. Maybe we will, but I don't know. Like, ganito gusto namin yung pagkailangan. But we wanna do this as para lang mas lalo naming masalong makilala ng mga tao, especially yung mga nag-a-idolize sa mga idol nila, yung mismong guest namin, di ba? Parang masyadong ano lang, normal yung mga, we can talk about sex, we can talk about anything under the sun. Yan. Yes. Thank you so much, Miss Elizabeth. Do you have anything that you wanna, last message mo to everyone pala? Uh-oh. And also, plug, anything that you wanna plug? I have nothing to plug, pero meron po akong ipapakiusap sana sa lahat ng mga kababayan ko, mga kababayan natin. Malapit na po ang eleksyon eh. Huwag tayong mag-away-away. Politics lang yan. Magkakapatid tayong lahat. Kay pula, kay yellow, kay pink, kay green. Pare-pareho tayong Pilipino eh. Konting respetuhan. Pwede naman tayong mamili ng kanya-kanyang kandidato kasi karapatan natin yun. Huwag nang magsakala. Lalo na yung sa pamilya at magkakaibigan na nagbinablock na yung best friend, nag-away sila dahil sa politikang ni hindi naman sila kilala ng kandidato. Wag. Basta, kung ano naman ang gusto ng Diyos, yun ang mangyayari eh. Kung sino man ang Diyos ninyo, kung ano yung lumitaw, palagay ko nag-usap-usap sila sa langit kung sino ang dapat. Kaya, huwag na po tayo mag-away-away. Ang pangit-pangit nun, yung nambabalahura na hindi maganda. Huwag na. Basta, I love you all, I bless you all. Tapos, hindi naman tayo kilala eh. Hayaan nyo na. Ipagdasal nyo na lang yung kandidato ninyo. Huwag nyo awayin yung asawa, kapatid, at best friend ninyo. Hindi kailangan. Kanya-kanya yon. Yun lang po. It's tsaka mahal ko kayo kahit anong kandidato ninyo. Hindi ko kayo papalitan. Oh, that's so true. Well said. Oh my Very God. Well said. Amen to that. Love. Totoo yan. Totoo yan. Oo. Sila hindi kayo kilala, kaya huwag kayo mag-away-away. I love that, my God. Huwag sirain ang samahan at pamilya dahil sa parating para na eleksyon. Lang sa ibang tao. Oh, correct. Yan. Oo. My God, thank you so much. Nako, sabi, bira akong manood. Luckily, ikaw pa ang napanood ko. Wow. Ayan, LC, kaya manood ka na. Yes, LC. Yes. Oo. Nako, follow our page. And of course, Miss Elizabeth Oropesa's page as well. So, okay. J-Cast, come on. Close our show for tonight na nakakahiya na. I hope you had fun, Miss Elizabeth. Thank you. Maraming salamat. It's an honor. Ate Pilar, maraming salamat talaga. Grabe. At pag-uwi namin dyan, definitely, we want to see you. At magpapaano yes, we'll hit you up, Miss O. Tsaka ano yung sure. Ano yung past yung regression. Oh, regression. Okay. Gusto ko malaman kung okay. Ano ako dati. Okay. Princesa. Yeah. Reina yan. Ako, Duquesa. Duquesa siya. Duquesa.
Oo. Ayan. Pinapalo-palo ko nung bata. Walang hiya. Oo. Oo. O baka so anyways, payaso na ako yung dati. Ano yung payaso sa castle? Ayan. Ako yun. Ayan, ayan. Feeling ko ganun ka na, Bax. Oo. Iyan yun. Makita yan ni Miss Elizabeth pag uwi natin. Ayan. Okay. Kaya, go, J-Cast. Go! Mga kaogat and everybody who tuned into this very fun and informative episode, please don't forget to share this amongst your friends and family. And also to please follow us here in Over a Glass or Two in Facebook, Twitter, Instagram, and Twitch. And also subscribe to our Over a Glass or Two YouTube channel. La Oropesa! Yes! Thank you very much for hanging out with us and giving us a great and fun conversation for this morning. Night. Ayan, God. Mag-glass toast po tayo this morning. Night. Yes. Ayan. Ang sarap po ng beer niyo. Akin yung vodka. Oh, sarap. Yes. Mga kaogat and Miss O, amidst the pandemic, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over a glass or two. Bye, Miss Elizabeth. Elizabeth. Love you. Thank Bye. You. I love you. Bye. Get your mind and body rejuvenated with Monarch Montage, Skin Science and Medical Aesthetics, located in New York and Manila, bringing health and beauty wherever you go. From a simple Botox to a fat-reducing and muscle-mass-gaining EMSCO. For more information about their quality services and locations, call or text 917-633-7710 or email at monarchmontage@gmail.com. Monarch Montage, the beauty and health continuum.